Magandang alas tres sa madaling araw po, si Lola Bay at her best. Ngayon po eh, may discharge order na kami. Kinuha na nung husband ko yung aming bill sa baba. Lumakuha namin, ang una ko pong tinignan, eh yung PF ng doktor. Alam nyo magkano? 125,000. Yun naman pura para sa anesthesiologist, eh 50% nung 125,000. Ang total po ng babayaran namin, a little bit more than 270,000 pesos. Dito po, kumilos na naman ang Panginoon sa buhay ko. Parang yung nangyari sa St. Luke's, Panginoon po ang kumilos doon. Ito na naman, noong pong August 1998, kumuha ang anak ko ng life insurance sa PhilAm. July 2018, nag-mature po yung kanyang insurance. Tapos, August 2018, nakuha po niya yung kanyang cheque. Binigyan po kami ng aming anak, pandagdag daw po pag kami lalabas na sa ospital. Ngayon na nga po kami lalabas na. Kaya yung accountant ko, yung pong husband ko, chinek niya yung aming cash on hand. Aba, alam niyo po, kulang ng 68,000 pesos. Nag-usap po kami ng aking accountant, yung aking advisor, yung aking anak, tsaka ako. Ang suggest po ng aming advisor, ilagay na lang daw po namin sa isang tao yung balance. Kay doktor, kasi po kay doktor, may partial payment na kami. Tapos gagawa daw po kami ng promissory note sa doktor. Kausapin ko daw yung doktor. Pero nung araw na yun, dumating po yung resident doctor para bigyan kami ng last instruction kasi pauwi na nga po kami. Sinabi ko sa kanya yung problema. Pero isa lang po ang tanong niya. Isa. At walang ibang tanong. Ang tanong niya, ilang buwan niyo pong babayaran? Ala, hindi po namin napag-usapan yun. Nabigla ako. At kaya ang nasabi ko, 2 buwan po. Hindi ko nasabing 4 o 6 na buwan. Alam niyo, nung araw na yon, na-lockdown ako. Pero nang gabi, ako po ay nanalangin. Sabi ko sa Panginoon, nawa ay pumayag naman si doktor. Kinabukasan dumating naman po si resident doctor. Pumayag naman daw po ang doktor. Kaya nagbigay siya sa amin ng promissory note para pirmahan. Kaya sabi ko sa anak ko, yung advisor ko, siya nang pumirma. Alam niyo, sabi niya, Mami, ikaw na lang ang pumirma. Ikaw naman ang chairman eh. Salbahe talaga. Alam niyo, yung mga oras na yun, kami nagtatawanan. Kaya nakauwi na kami. Alam niyo, yung mga pangyayaring yun, may nakita akong 2 paraan ng Panginoon sa pag-ayuda sa kanyang mga anak. Yung una, yung kanyang advance action. Hindi mo po alam yun eh. Tulad po yung nangyari sa St. Luke's at saka sa PhilAm Life, advance action po yun ng Panginoon. Sabi nga eh, God's way is better than our way. Just hold on tight with a strong faith unto His word and everything will fall into place. Yun naman pangalawa po, yung sinasabi ko yung may panalangin, may pagsunod sa salita, at may pananampalataya. Sabi po nga sa Philippians 4:6, be anxious for nothing. Kamabahala kahit saan pa man. Excuse me. But by prayers and supplication, with thanksgiving, let your request be known unto God. Yun na. Let all your requests be known unto God. Basta manalangin at manampalataya at huwag mabahala. Doon naman po sa Job 22:21, ang sabi doon, agree with God, be at peace, thereby good will come to you, be at peace. Pananampalataya na naman po yun. Importante po talaga yung sinasabi kong pananampalataya, pagsunod sa Panginoon at sa salita, pagsunod sa tunay na salita ng Panginoon. Paano natin malalaman na meron na kayong pananampalataya? Alam nyo, mararamdaman nyo po ito eh. At
peace kasi yung puso nyo sa anumang maliit o malaking bagay. Hindi kayo nagugulmihanan. Kasi alam niyo, katabi niyo ang Panginoon eh. Sabi nga eh, no, excuse again. Sabi nga eh, parang wala na daw pong emosyon. Kasi wala na kayo nararamdaman eh. Kahit siguro chismisan kayo ng kapitbahay niyo. O kaya yung umutang sa inyo ng malaki at hindi kayo nabayaran. Ay nako, wala na yung sa inyo eh. Pero sa susunod, hindi na sila makakaulit. Patawad lang po. Sana po ay may nakuha kayong may nakita kayong magandang pangyayari sa mga experience ko. Ito naman po ang talagang tunay na objective ko, kaya ako nagbablog ng ganito. Para po maipamahagi, maipaalam sa nakakarami ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ko, pati rin po sa buhay niyo. Makikita na ninyo kung paano kumilos yun. Minsan nga po hindi nyo napapansin eh, pero Panginoon po ang kumikilos doon. Hindi po tayo ang ating Panginoon. Alam po marami pa dyan nakakaranas din ang kabutihan ng Panginoon. Pwede po kayong mag-message sa akin para maikalat natin ng tuloy-tuloy ang kanyang kabutihan. At sana po, para matulungan niyo rin po ako maikalat at ipamahagi ang kabutihan ng Panginoon, yung aking pong channel, pwede kayong mag-like, mag-share, at pwede mag-subscribe. Pwede rin yung pindutin yung request point ba yun? Hindi ko alam kung ano yun eh. Para makaalam kayo ng bagong mga posting ko. Salamat po.